Mapagpalang araw po sa lahat ng mga makakapanood ng video na to na sa tingin ko ay napakahalagang pag-usapan sa panahong ito. Sapagkat sa dami po ng mga nangyayari sa ating panahon na hindi natin naisip na mangyari. Pandemic, mga sakuna, hindi lang sa ating bansa, sa buong mundo. Kahirapan, kagutuman, kalituhan. Isa ka ba sa natatakot? Isa ka ba sa nahihirapan? Isa ka ba sa nangihina? Isa ka ba sa nawawala ng pag-asa? Isa ka ba sa nahihirapang mag-adjust? Normal lang. Normal lang na ikaw ay matakot. Normal lang na ikaw ay manghina. Normal lang na ikaw ay nahihirapan. Isang patunay yan na kailangan mo ng katulong. Kailangan mo ng kasama. Kailangan mo ng Diyos sa buhay mo. Minsan hinahayaan ng Diyos na tayo ay mahirapan, masaktan, maubusan ng mga pwedeng gawin upang harapin ang mga problema natin sa buhay. Hinahayaan ng Diyos yan na sumuko ka na para maging kailangan mo na siya. Kasi minsan ang tao, kapag okay ang ating bulsa, kapag okay ang ating kalusugan, kapag okay ang lahat sa atin, na tila'y parang wala kang problema, minsan hindi natin naiisip na kailangan natin ng Diyos sa ating buhay. Kaya itong pandemic na to, lahat ng mga problemang nangyari sa ating buhay, isa itong blessing. Oo, pag tinignan mo ay isang problema, pero sa kabila niyan, marirealize mo na ikaw ay isang tao, mahina, may hangganan ang lahat ng nasa iyo. Ibig sabihin, kailangan mo ng Diyos. Kaya ito ang good news na dapat mong malaman. Lahat tayo gustong ma-secured ang lahat sa ating buhay. Walang tao na gusto tumigil o manirahan sa isang lugar na hindi siya secured. Alam mo ba na ang pinakang secured na lugar sa mundong ito ay ang presensya ng Diyos? At merong paanyaya sa iyo ang Panginoong Hesus na mababasa natin sa Mateo 11:28. Ang sabi ng Panginoong Hesus, "Lumapit kayong mga napapagal at nabibigatang lubha, at kayo'y pagpapahingahin ko." Maraming mga taong napapagod kasi akala nila makapagpapahinga sila sa kanilang kayamanan. Merong mayayaman na hindi masaya sa kanilang buhay. Akala ng ibang mga tao ay okay na sila kung sila ay sikat. Ngunit maraming mga sikat na piniling kitlin ang kanilang buhay sapagkat hindi iyon ang tunay na kapahingahan. Hindi ang pera, hindi ang itsura, hindi ang kayamanan, hindi ang kasikatan, kundi ang Panginoong Hesus lamang. Mapalad ka kung ikaw ay walang yaman sa lupa, ngunit meron kang Hesus. Kapag meron kang Hesus sa iyong puso, ikaw ang pinakamayamang tao dito sa lupa. Uulitin ko, hindi ang pera, hindi ang kasikatan, hindi ang bahay, kotse, hindi ang kayamanan ng sanlibutan ito ang makapagliligtas sa atin. Ang Panginoong Hesus lamang ang magliligtas sa atin. Wala nang iba pa. Sapagkat ang lahat ng bagay dito sa sanlibutan ay may hangganan. Ngunit ang Panginoon ay namatay para sa atin. At siya'y nabuhay rin para sa atin. At siya'y nabubuhay ngayon at magpakailanman. Naghihintay siya sa iyo na lumapit ka upang maranasan mo ang totoong kapahingahan. Sinabi sa John 3:16,
Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya ay di mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ayusin mong muli ang espiritual mo. Balikan mong muli ang krus. Makipag-ayos ka sa Diyos. Sumampalataya ka sa Panginoon. At handa ang Diyos na i-restore ang buhay mo.